bahagi na ng pamumuhay natin ang pagbili ng mga produkto. Pero paano ba natin masisigurado na mga produktong binibili natin ay ligtas at may kalidad? Chine-check mo ba ang mga reviews online? Binabase mo ba ito sa brand name or sa mga advertisements? Naniniwala ka ba sa mga opinion or rekomendasyon ng ibang tao? O sinusuri mo ba ang mga labels at markings nito? Kung ikaw ay isang mapili at mabusising mami mili, then good job! Pero kung ikaw ay nagbabase lamang sa opinion or rekomendasyon ng iba, o sa mga marites nating kapitbahay, then dapat mong malaman na ang pagbase sa mga ito ay maaaring mauwi sa bias and false claims, trial and error, misleading information, o di kaya ay safety risks. Ating kilalanin ang isa sa pangunahing produkto na nagdudulot ng aksidente at sunog. Lahat ng ito ay fire accidents na sanhi ng pagsabog ng LPG cylinders na maaaring uncertified at substandard. Ang mga aksidenteng ito ay nagdulot ng injury, sumira sa mga ari-arian, at buhay ng karamihan. So, bakit nga ba sumasabog ang isang LPG cylinder? Ito ay maaaring dulot ng mishandling, uncontrolled leakage ng LPG mula sa cylinder, uncertified at substandard, old or damaged LPG cylinders. Para maiwasan ang mga ganitong aksidente at masigurado na may kalidad ang LPG cylinder na bibilhin nyo, mabuti na suriin kung ang produkto ba ay may PS mark na may PS license number at required markings ng Philippine National Standard na nakastamp naman sa foot ring or color plate ng cylinder. Alam nyo ba na ang Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry ang ahensya na nag-i-issue ng PS license sa manufacturers na compliant sa requirements ng PNS ISO 9001 at sa mga iba pang particular na standards? Kapag may license na ang manufacturer, ay authorized na siyang maglagay ng PS mark sa kanyang mga produkto o mga packaging nito. Ang BPS ay nag-i-issue rin ng Import Commodity Clearance Certificate or ICC Certificate sa mga importers na compliant sa BPS requirements. At ang produkto ay pumasa sa requirements na ayon sa Philippine National Standards o PNS. Tutulungan namin kayong malaman ang mga required markings ng current BPS Technical Regulation on LPG Cylinders and Related Products. At ito ay ayon sa PNS 03-1, PNS 03-3, and PNS 04. Ipapakita sa atin ni Spencer ang mga actual na LPG cylinders, mga parte nito, required markings, at iba pang mga impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa technical regulations on LPG cylinders. Maraming salamat sa iyo, Sari. Ngayon natin munang alamin ang parts ng LPG cylinders for household use. So, meron tayo itong 24 liters at 6 liters na samples. Meron tayo ditong pipe ring, collar, upper cap, weld, lower cap, at foot ring. Tandaan na lahat ng parts ng LPG cylinder ay dapat compatible at weldable ang quality. Ito naman ang mga required markings ng LPG cylinder for household use na madalas nakikita sa collar. Ngunit kung wala ng space ay maaari itong ilagay sa foot ring. Brand name, specific product standard, design and test pressure, water capacity in liters, serial number, tear weight, date tested, thickness, made in the Philippines or country of manufacture. Para sa ICC certified na LPG cylinders, dapat ay makita nyo ang serial number sa collar. LPG cylinder ay dapat may embossed marking ng identity of owner sa upper cap or shoulder. At syempre, dapat hindi mawala ang PS mark na kadalasang matatagpuan sa collar at foot ring. Mahalaga ring malaman na ang raw steel materials sa ginagamit sa pag-manufacture ng steel cylinders ay dapat gawin sa open hearth furnace, electric arc furnace, or basic oxygen process. Ang mga materyales na may seam, crack, lamination, makalawang, at iba pang nakasasama sa kalusugan ay pinagbabawal gamitin o ibenta. Sa ngayon, nire-regulate lamang ng BPS ang new LPG cylinders, LPG cylinder repair, at auto LPG containers. Also take note ng specific coverage of the LPG cylinder for household use is 1 liter to 150 liters.
Thank you, Spencer. So, karagdagang impormasyon na ang manufacturer ay required na mag-submit ng samples para sa independent testing sa mga recognized testing laboratories ng BPS. Upang masigurado na ang LPG cylinder na ito ay nasunod ang mga required specification base sa PNS. Sa kasalukuyan, ang technical regulations on LPG cylinders ay mapapalitan ng proposed technical regulations on LPG pressure vessels and ancillary products kapag ito ay naaprobahan ng pinaukulan ng DPI. Ang DPS ay kasalukuyang gumagawa ng technical regulations para sa mandatory certification ng LPG cylinder pressure vessel, systems, services, and ancillary products ayon sa Republic Act No. 11592 o kilala bilang LPG Industry Regulation Act of 2021. Now, let's have a recap. Ito ang mga dapat niyong malaman bago matapos ang video na ito. Una, isa sa mga dahilan ng pagsabog ng LPG cylinder ay ang pagiging substandard or uncertified nito. Pangalawa, ang LPG cylinder na dapat bilhin sa merkado ay dumaan sa certification process ng BPS. And last but not the least, ang LPG cylinder ay dapat may required product markings at PS quality certification mark with PS license number or serial number for ICC certified. Kung ikaw ay umabot sa puntong ito, maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan ka sa pagpili ng ligtas at may kalidad na LPG cylinders. Mula sa Bureau of Philippine Standards, maging mapanuri, mapili, at mabusising, mamimili.